Uy! Part 10 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin bilang suporta, salamat. Tagumpay na nga sa kani-kanilang laban itong sila Lance at Mash, samantalang itong sila Finn at Barrett ay magsisimula pa lamang sa kanilang laban, dito pinakita na nga rin ang pagsunod sa basement ng isang misteryosong lalaki na tila inis at nautusan lamang ng headmaster, at ayun na nga. Iniwan na nga nitong si Milo kay Love ang laban dito kila Barrett at Finn at siya na nga raw bahala sa mga ito, kung saan dito muling nagpakilala na naman nga itong si Love na fifth fang nga raw ng Magia lupus sabay sa kanila ay nagpa-cute na lubos pinagtaka ng dalawa, may patanong pa nga sa dalawa kung cute nga raw ba siya abat ano pa nga ba at lubos tumalab naman dito kay Boy Hayok sa lab. Ngunit kalaunan ay nag-sorry din naman at may fiancé na nga raw siyang nagngangalang Lemon, nalungkot naman nga itong si Love at may lab-lab na nga raw itong si Barrett. Dagdag pa nga nito't kung mas mahal nga raw ba nito si Lemon kaysa sa kanya na pinanindigan naman itong binata. Okay, edi mamatay ka na ika na nga ng kalabang biglang bago na nga ng itsura't nararamdaman, bipolar ang hayop, hahaha. Sabay dito rekta inatake na nga sila gamit ang pangmalakasang ipo-ipo nito. Prinsesa nga raw lahat ng mga babae at dapat minamahal at pinagsisilbihan at sino mang lalaki nga raw ang di kayang gawin yun ay mariing mamatay na lamang ngayon. Nakinatulala na lang ng dalawa at matindi raw tama ni ating puro satsat, sa pangalawang pagkakataon ay tinanong na naman nga sila nitong si Love kung cute nga raw ba siya at kung love daw ba siya ng mga ito, abat sa pangalawang pagkakataon ay ribat na naman nga rin itong si Barrett at kaaningan ni ate mo ay sinakiyan din, may fiancé na nga raw siya at take na, di man raw halata ay stick to one nga raw siya hanggang sa dito tumilapon na nga lang ng atikihin na lang bigla ng dalagang may tama malala. Sabay nagsalita na naman na sabi nga raw ng airpot niya ay patayin lahat ng sino mang di magbibigay halaga sa kanya, tila nabwisit na nga rin itong si Barrett at sumagot na ng atake, nagtaka naman nga itong si Love at sadyang di nga raw siya tinamaan itong lalaking kalaban bagkus ay nagpausok lamang, hanggang sa dito lumutang na nga lang itong si Barrett sa tabi niya na layong kunin pala ang kanyang wand, ngunit bagamat sinubukan ay tumilapon na naman nga ito gawa ng mabilisang atake ni Love sa kanya. Tawa-tawa na nga itong si Love at di nga nagtagumpay itong si Barrett sabay dito isiniwalat na ang fourth fang nga raw na si Milo ay may kakayahang gawing bato ang sinuman, at kung sinuman nga raw ang nagbukas ng pinto sa underground sa kanilang pagpasok dito ay siyang magiging bato na eepekto makalipas ang dalawang oras, at kung hindi nga raw nila siya matatalo sa loob ng 30 minuto para marating itong si Milo ay goodbye na nga raw itong si Mash na magiging bato. Sabay bato na naman ang ipo-ipo ng babaeng daming dadang psycho. Pinanghihinaan na nga ng loob itong si Barrett at may kalakasan nga raw itong baliw niyang kalaban hanggang sa dito napa-flashback na nga ito sa kanyang nakaraan, kung saan bulihin pala itong si Barrett na kung di pa nga iligtas ng ate niya ay hahayaan lamang ang mga nangbubuli dito, problema nga raw iyon pagdating ng panahon kung sakaling makahanap na nga raw ng tunay na kaibigan itong si Barrett na siyang malulungkot at magagalit nga raw para sa kanya. Although bihira nga raw iyon kaya kung sakali man ay pahalagahan niya nga raw ang pagkakaibigang iyon. Dito na nga bumalik sa kanya noong panahong pinaglaban siya nitong si Mash at nagalit para sa kanya, at nang bandang aatakihin na nga nitong si Love si Finn ay lubos kinagulat nito nang makawala na nga si Barrett sa kanyang spell na ipo-ipo, kung saan bumungad na nga sa kanila ang pangmalakasang version nitong pasabog na si Barrett, na kung saan sumambulat ang cross nito sa noo na lubos kinabahala ng kalaban, may mga tao nga raw na pinanganak na may cross sa noo kung saan malahalimaw raw ang lakas kapag napantong nakaramdam ng matinding emosyon at kung tawagin nga raw ay Ira Cruz. Di na nga makagalaw si ate mo sa takot ng mapagtanto ang sitwasyon nito hanggang sa dito nagpalabas na nga ng sandamakmak na bola-bola ang apoy itong gigil na gigil na Kuya Barrett mo. Sabay rekta binato na nga sa pab-ibing kalaban nito. Sa gulat naman nga nitong si Love ay sadyang di na naman nga pinatama nitong si Barrett sa kanya ang mga bola-bola nito hanggang sasabihin na nga nito na di siya nananakit ng babae kaya umalis na nga raw ito bago pa nga raw magbago isip niya, na siyang iyak na nga lang ni Love na nagpasalamat dito, namangha naman nga itong si Finn at nagawa ngang matalo nitong si Barrett ang fifth fang na kalaban ng mag-isa lamang, hanggang sa dito walang ano-ano'y bigla na nga lang lumutang ang isang batong kalaban na agarang hinarang naman nitong si Barrett bilang pagprotekta sa walang ambag na kaibigan, dito lumutang na nga ang fourth fang na si Milo na kinangising-isi na nga nitong si Love at prodigy nga raw ito ng Magia Lupus kaya puksa nga raw ang dalawang ito. Ngunit di pa man nakakaatake itong prodigy kuno ay lubos kinagulat nila nang tumilapon na lamang ito sa isang ataking nagmula sa kung saan. Mulat na nga rin sa gulat itong si Milo at bakit raw ba nandito ang divine visionary na si Rain Ames.
Di naman nga sila makapaniwala na nandito nga raw ang ace ng Adler Dorm habang itong si Milo ay pilit kinakalma ang sarili at bagamat divine visionary nga raw itong si Rain ay parehas lang naman daw silang estudyante. Bagamat sinubukang lumaban ay binibasic lamang ito ni Rain sabay dito pinaulanan ng sandamakmak na espada, nilapitan na nga rin ito ni Rain at dito pinagtatadyakan at nang makaramdam raw ng sakit nang matuto sa mga pagkakamali nito, natulala na nga lang sila Barret sa brutal na paraan nito na kinabahala pa nga kung kakampi ba talaga ito hanggang sa dito magsalita na nga ito. Umalis na nga raw sila dito at embistigahan niya pa raw ang pinagtatadyakang kalaban sabay oo na lang nila ng buong pagdadamdam. Kuya. Tinawag na ngang kuya nitong si Finn si Rain na kinagulat nitong si Barret, hype na yan wag nyo sabihin ambag lang nitong Finn na tae kapatid ng Divine Visionary, sa Smeria Sep nagkadibugbog-bogbog na lahat ito babanat lang ng kuya buong episode, hahaha, buisit. Nagmumuni-muni na nga itong si Rain habang naglalakad palabas at ayon nga raw kay Headmaster ay nandirito raw ang mga Alipo race nitong si Innocent Zero, hanggang sa dito aksidenteng makatagpo na nga nito si Mash na pinagdudahang kalaban nito dahil sa naramdaman nitong lakas na nagmumula kay Mash. Dito naglabas na nga ito ng isang gagamba kung saan susukaten nga raw ang angking antas ng magic nitong si Mash sabay rekta inatake na nga itong bida natin. Bagamat na harang ay nagulat naman nga itong si Mash sa biglaang atake nitong si Rain at sinabing delikado nga raw iyon. Natarante naman nga itong gagamba at wala nga raw siyang maramdamang magic kay Mash at zero nga raw nakukuha niya rito. Umatake na naman nga itong si Rain ngunit sa gulat nila ay ginawa lamang upuan nitong si Mash ang mga espadang pinalipad niya rito. Nagmalfunction na nga raw itong gagamba at wala ngang mas agap na magic mula sa ating bida at dito na pagtanto na nga nitong si Rain na di gumagamit ng magic itong si Mash. Napagtanto rin itong hindi ito kasapi ng Innocent Zero na hinahanap nito. Ngunit di pa nga raw doon natatapos test niya kay Mash kaya humirit pa ulit ito ng isang atake. Nagpalabas na nga ito ng 10% ng lakas nito na ayon nga dito sa gagamba ay di pangkaraniwang ginagamit nitong si Rain kaya puksa nga raw itong si Mash hanggang sa gulat nitong gagamba ay nag-astang magbe-baseball na nga itong si Mash sabay pamorma ng bunting stance, dito isa-isang pinaghaharang na nga ng ating bida ang mga espada na tila ba isang bola lamang sa baseball na lubos kinabulantang nitong di makapaniwalang gagamba. Napatanong na nga itong si Rain sa kung ano ba pangalan itong binatang kanyang kaharap na sinagot naman ni Mash ng kanyang pangalan. Dito na nga niya naalala ang nabanggit sa kanya ng headmaster na may isang araw silang abnormal este kakaibang estudyante at iyon nga si Mash. Agad naman itong humingi ng tawad sa mga kaganapan at bilang pakonsuelo nga raw ay binigyan niya itong si Mash ng isang magic hilang panyo. Mema na naman nga itong si Mash at kung mahilig nga raw itong si Rain sa rabbit, tahimik na nagkatitigan na nga lang ang dalawa at may isang weirdo na naman siyang nakita. Hahaha, dito pinaalalahanan na rin nitong si Rain ang bida natin na mag-ingat, pati na kay Lord Abel na makakabangga nito sa layo nitong maging Divine Visionary, bagamat nagagawa nga raw niyang sabayan maging mga atake niya ay mahihirapan peren nga raw itong si Mash kung walang magic. Sa bagay kung matalo naman raw nga nitong si Mash itong si Abel na may hawak nga raw ng karamihan sa coins ng kanilang eskwelahan ay mas mapapalapit na ito sa pagiging Divine Visionary Candidate. Oo na nga lang si Mash sabay nagpasalamat habang itong si Rain ay nagpaalam na at may mga aasikasuhin pa nga raw siya. At syempre mawawala ba naman forte nitong si Mash kung saan isang pinto na naman nga ang namaalam. Hayop na yan, kailangan ba lahat ng pintong bubuksan mo wawasakin mo ika na nga lang nitong si Lord Abel sa bida nating kumatok nga lang raw. Hahahapak-atok na rin po lods ng subscribe at like natin dyan. E ring mo na rin po bell button natin para lagi ka pong updated sa uploads natin. Salamat!